Hey guys, konnichiwa. So ito, nagbigay yung aming hancho ng patola. Apat na pirasong patola yung binigay niya na malalaki. So yun, hinati-hati na lang namin siya. And ito, iluluto ko na siya. Bali, ang luto ko dito, igigisa ko siya sa pata, yung nabili kong pata before. Yung patang mabibili sa store, malambot na siya, luto na. So hindi na siya mahirap masyado pakuluan. Then hiniwa-hiwa ko siya. Kasi pag hindi hiniwa, masyadong malalaki, kaya kailangan talagang hiwain. And nag-start na rin akong mag-isa ng sibuyas, bawang at itong ang pata. Talaga pag nagluluto, mas prepare ko talaga yung niluluto ko, laging ginigisa. Parang mas masarap kasi pagka ganon. Hindi ko lang siya dinadamihan ang mantika para less cholesterol. And ito, tinimplahan ko na ulit siya ng patis and paminta. Nilagyan ko siya ng maraming paminta kasi parang feeling ko mas masarap siya pag maraming paminta. Inuna kong lutuin tong pata kaysa dun sa gulay. Kasi yung patola dito, pagka na-overcook, para siyang bulak lang na walang lasa. Then after ko malagyan ng mga panahog, tinikman ko na siya yon, medyo matabang. Kaya dinagdagan ko ulit ng patis. So ayan, dahil luto na tong pata na to dati pa, ayan, humihiwalay na yung laman sa buto niya. Then ito, naglagay na ako ng miswa. Madaming miswa din yung nilagay ko. Then after kong ilagay yung miswa, hinalo ko na siya. Yung miswa dito, hindi naman talaga siya yung lobo-lobo ng malaki. Kung ano yung laki niya, ganun na lang din talaga siya. And dito, hinugasan ko na ulit yung patola. Yung pagkakahiwa ko ay parang sayote lang. Kasi hindi siya katulad ng patola sa Pilipinas na maliit lang siya. And yun, pagkatapos na nilagyan ko siya ng konting toyo para kumulay-kulay. Ang putla kasi ng kulay, kaya yun, nilagyan ko siya ng toyo. So yun, titikman ko na ulit yung aking niluluto. And this time, yung pagkakatimpla ko nung tinikman ko, okay na siya sa aking panlasa. Hindi maalat, hindi matabang. Tama lang siya. And after nun, pinakuluan ko lang siya ng kaunti, eh hinalo ko. Hindi ko na masyadong niluto yung patola kasi nga pag na-overcook siya, hindi siya masarap. And after ko magluto, pumasok na ako sa aking bed para mag-makeup. So ito, daily routine ko to. Kung mga gantong times, dyan tulog pa. So ito yung aking bed. Makalat pa masyado and yun yung mga pinag-aaralan ko, ando lang sa gilid ko. And ito na, nag-start na ako mag-uskos. Yan, taray, may pa-transition. Tapos na ako mag-makeup. So yun, nakabihis na rin ako and yun, nandun sila sa may kusina, inaantay na nila ako. Usually talaga sila dalawang laging nauuna dyan sa mesa namin kasi ako, ang dami ko pang mga ginagawa. Nagbo-blower pa ako ng hair after mag-makeup. Paglabas ko ng room, dito ang diretso ko sa may lababo kasi nagtitimpla ako ng aking maiinom na choco. Then ito na, nagtitimpla na ako ng aking maiinom. Bali yung Burr Brand na pinadala ko, ayan pa, meron pa siyang kaunti na lang. And yun, malapit ko na buksan yung malaking nabili ko, yung halos isang kilo mahigit na Burr Brand. Parang aabutin din siya ng mga hanggang ano, November, mga ganon. Then yan, nag-start na kaming kumain. And habang kumakain kami, yan, nagkukwentuhan kami, hindi namin namamalayan. Minsan, maabot na kami ng kalahating oras ng pagkain. Pagka ganon, yun, binibilisan na lang namin. Lalo si Jen, kasi yan, hindi pa naliligo yan, kaya laging rush hour talaga siya sa pagligo. Then yan, tapos na kaming kumain. Ako, nilalagay ko yung ulam ko dito sa may rice cooker para mainit na din siya. After nun, dumiretso ako sa may laundry room kasi naglalagay laba ko. Bago nga ako naligo ng umaga, sinalang ko yung aking labahan dito habang mayroon pang bakante. Kasi minsan pagka yung sabay-sabay ng naglalaba, ang hirap ng sumingit. Kaya habang bakante yung washing machine at maraming labahan, yun, nagsasalang na kami. Yun, sinampay ko na yung aking labahan. So yan, after nito, mamaya-maya papasok na ulit kami sa aming trabaho. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung aking video for today. Maraming salamat po sa panonood. God bless. Ingat po kayong lahat. Bye-bye!